Hello mga Marengs! Welcome back again to my channel. Usapang related sa pag-a-apply ng visa na naman tayo today. Ito makaka-relate sa mga applicant na nag-a-apply ng US Tourist Visa, Schengen Visa, or Australian Tourist Visa. Well, nakita nyo naman sa title pa lang, alam nyo na kung tungkol saan or yung isi-share ko sa inyo today. Ano nga ba ang pagkakaiba ng sponsor at invitation letter or invitee? Kasi guys, dito may mga lilito tungkol sa kung paano ba gawin ang sponsor, kung ano ba yung invitation letter, at may tanong din na kung sino ba ang pwedeng mag-sponsor sa'yo, kung kailangan ba na yung sponsor mo ay nakatira sa bansa na pupuntahan mo kung saan ka magtutour. Ang isa pang question ay kung pwede ba na magkaiba yung mag-i-sponsor sa'yo at mag-i-invite sa'yo and vice versa, na kung pwede ba na pareho na lang yung mag-i-sponsor at mag-i-invite sa'yo. So yun ang pag-uusapan natin or isi-share ko sa inyo sa video for today. Kung interesado kang malaman at kung may plano kang mag-apply ng visa, it's either Australian, US, or Schengen visa, then alam ko na ito ay makatulong sa'yo. Kaya be sure na tapusin ang video. So, keep on watching! Guys, bago ang lahat, lagi ko itong sinasabi sa mga halos lahat ng videos ko na just to remind you, lalong-lalo na sa mga bago lang na napadaan dito ngayon sa channel ko na hindi ako travel expert. So, lahat ng sasabihin ko dito ay based lang sa aking experience at sa aking kaalaman or nalalaman. Pangalawa, meron akong mga shared videos kung paano mag-apply ng Australian Tourist Visa, US. So, guys, yung mga interesado dyan na kung paano mag-apply ng visa, this is a DIY, wala akong agency. Nung nag-a-apply ako ng Australian and even US visa, kung gusto nyong malaman kung paano, then i-browse nyo lang yung mga links sa my description down below or ilalagay ko sa my comment section. Basta lahat ng mga experience ko related sa pag-a-apply ng visa na share ko na doon. And now, about naman sa topic natin today, guys, gusto ko lang i-remind sa inyo na or for your information para sa mga nag-a-apply ng visa, ang pagkakaroon ng sponsor at mag-i-invite sa'yo ay hindi po guarantee na kapag may sponsor ka or may mag-i-invite sa'yo ay ma-approve na, mag-guarantee na na ma-approve yung visa application mo. Yung approval ng visa ay magdidepende pa rin sa interview mo or kung ano yung mga strong ties na sinubmit mo. Embassy pa rin yung magde-decide kung bibigyan ka na ng visa approval or what. Pero etong pagkakaroon ng sponsor at invitation letter ay makatulong sa pag-a-apply mo. Pero hindi siya guarantee na magkakaroon ka ng visa approval agad. Now naman, isi-share ko sa inyo kung ano yung nalalaman ko about sa sponsor at invitation letter. Kung ano yung pagkakaiba. Ngayon, ang uunahin natin ay si sponsor. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng sponsor? Ang sponsor ay siya yung friend or relative or immediate family na willing mag-sponsor sa lahat ng mga travel expenses mo during your travel. Yung mga travel expenses is yung daily travel expenses mo, yung accommodation, consider mo na din in case of emergency, yung mga ganyan, siya na din yung bahala in case na may mangyaring emergency sa'yo. So, ang sponsor ay siya yung taong willing gumastos sa'yo sa lahat ng mga expenses mo. At eto pa guys, ang mag-i-sponsor sa'yo ay hindi naman kailangan na nakabase sa lugar na kung saan ka magta-travel. So pwedeng ang willing na mag-i-sponsor sa'yo ay andyan lang sa Pinas, nasa ibang bansa like Taiwan, like Japan, not necessary na nakabase siya sa lugar na pupuntahan mo or kung saan ka magta-travel. And then kahit hindi siya taga doon, sa place na pupuntahan mo ay willing siyang i-sponsor at pwede kanyang i-sponsor and capable siya to i-sponsor you. So, ibig sabihin, meron siyang kwarta, meron siyang pera. Ito, isa pa, kaya niyang i-provide yung mga supporting documents like proof of financial, meron siyang passport, and affidavit of support. Ang tanong kung saan kinukuha yung affidavit of support, ito yung galing sa
municipal nyo. Kinukuha sa municipal nyo. Proof of accommodation, kung ang sponsor mo ay siya yung nag-book ng hotel mo. Kung sa bahay naman niya ikaw, didiretso din, kailangan din ng proof na sa kanya nakapangalan yung bahay. Kapag may mag-i-sponsor sa inyo, kailangan din niyang mag-provide ng sponsor letter. It's actually, meron akong ginawa na video about dito. I-visit nyo na lang to sa my channel ko. For your information, may mga embassy na nagre-request ng specific form of documents sa sponsor, like Schengen visa, kung mag-a-apply ka ng Schengen visa, for example. Kailangan guys, kapag nag-apply kayo is, kailangan i-double check nyo official website kung saan ka kukuha ng visa bago kayo mag-submit ng mga supporting documents. For sponsor documents. Ang US naman is wala silang specific format or wala silang specific documents for those things like sponsor letter and mga documents na kailangan specific yung ibibigay mo. So kung ano lang yung mga supporting documents na alam mo makakatulong sa application mo, then just submit it or give it. Kung sa sponsor letter naman, kailangan i-indicate ng sponsor mo, kailangan ilagay niya yung pangalan niya, address, lahat ng details niya, also your details, and then indicate niya sa letter ng travel expenses mo ay sasagutin niya. Ilalagay din niya sa letter na kaya niyang i-provide or meron siyang mga supporting documents just to show na capable talaga siya to sponsor you. Ngayon naman, kung ang tanong ay paano naman yung sa invitation letter or sa invitee? Dito muna tayo sa definition ng invitation or invitee. So, ang invitation or invitee naman, ibig sabihin ay siya yung tao na mag-i-invite sa'yo na nakatira mismo sa place na pupuntahan mo or kung saan ka mag-tour. Pwede ka sa kanya na mag-stay pero walang money involved. I mean is hindi siya magsushoulder ng kahit anong expenses mo sa pagte-travel mo. Siya lang yung mag-i-invite or siya lang yung invitee mo na nag-o-offer na pwede mong i-visit yung place niya at pwede kang mag-stay sa mismong flat niya or sa bahay niya. So yung mag-i-invite sa'yo is pwedeng yung friend, relative or immediate family. And then sa invitation letter naman, kailangan na naka-indicate dun sa mga details ng invitee mo ay like yung complete name, address, occupation, date of birth, lahat ng personal details ng invitee, okay? And also yung personal details mo na ikaw na applicant at kailangan indicate din niya kung ano yung relationship nyo. Parang nakalimutan kong sabihin also sa sponsor is kailangan mo din indicate kung ano yung relationship nyo at yung mga proof of documents kung paano yung relationship nyo or paano kayo magkakilala. Yes, back sa invitation letter, yung information about sa relationship nyo, kung kamag-anak ka ba, kaibigan, or dating ex, joke. Basta mga ganun guys. Etong invitation letter na to ay isa lang sa mga supporting documents na kailangan mong isubmit sa application mo. Question, ano yung mga documents na kailangan ipasa galing sa mag-i-invite sa'yo. So, ito yung mga documents. Lahat to ay kailangan scan documents like passport, resident ID, like driver's license, voter's ID kung meron, and residence ID, proof of home ownership. Yung proof of ownership is kailangan nakapangalan sa kanya yung house. So, ito lang naman yung parang proof mo na nagpapatunay na sa kanya ka mag-i-stay. Pero kung hindi naman at nag-book ka na sarili mong hotel or what, then show your bookings. And then, ang isa pang mga documents ay yung proof of relationship. So, with the proof of relationship, anything na pwedeng maging proof or na pwede nyong isubmit is isubmit nyo. Like, birth certificate, kung may jowa ka or what, then mga convo, pictures, and anything. Basta lahat ng mga tingin nyo na pwede nyong isubmit na pwede makatulong sa application nyo as a proof kung magkaano-ano kayo, then submit it. Next na tanong ay
pwede ba na yung sponsor ko ay siya na din yung mag-i-invite sa akin? Yes, ang sagot is yes. Sa letter, kailangan ay i-indicate niya doon na siya yung mag-i-sponsor sa'yo at mag-i-invite sa'yo. So, ini-invite ka niya at siya na din ang bahala sa lahat ng mga travel expenses mo. At yung mga documents naman ay same din like sa mga nabanggit ko kanina. So, another question is, paano kung yung mag-i-sponsor sa'yo ay, at mag-i-invite sa'yo ay magkaiba? Pwede ba? Pwede naman. Kailangan lang na i-provide nila lahat ng mga proof of documents to support your application at syempre yung letter, sponsor letter at invitation letter. So dito, kailangan mo ang magkaibang letter from both parties and also the documents. So, ano pa ba guys ang mga question nyo? Kung may mga question kayo, just comment down below and let me know. So, yun lang ang masasabi ko or masishare ko sa inyo about sa invitation letter and sa sponsor letter. Okay, kung sino yung mga pwedeng mag-sponsor sa'yo, kung pwede ba na magkaiba yung sponsor at mag-i-invite sa'yo. Okay, so kung may mga dagdag din kayo guys about dito sa information na to or yes, knowledge na to. Kung may mga knowledge kayo about this, then comment nyo din sa comment section para ma-share or mabasa din ng iba na napadaan dito sa channel ko ngayon. Kung nagustuhan nyo tong video ko for today, please click like and yes, kung may mga question kayo, just comment down below. Okay, and yun, see you again sa susunod na video. Bye!